Itanggi ang sarili. And take up his cross and follow me. Hindi ka basta-basta pwedeng bumuhat ng cross at sumunod kay Kristo. Ang unang mo dapat gawin ay mag-deny ng iyong sarili. Ito ay ina-address para sa atin. Mga disipulo ni Kristo. Kayo mga disipulo ni Kristo. Ano bang definition ng disipulo ni Kristo? Ang sabi natin, the disciple is the learner. Diba? Followers of God. And then the learner, mga kapatid, learner ang tawag sa kanila. For me, in my definition, mga kapatid, akin lang naman ito, hindi ko ito doktrina. Pero ang aking definition is pag sinabi yung disciple, my viewpoint will now be changed into the viewpoint of God. Ang pananaw ko ngayon ay ang kaaway ng cross, kaya sabi ni Kristo, mag-deny ka muna bago ka makabuhat ng cross. Ibig sabihin, ang kalaban ng cross ay ang ating sarili. Yes. Ito ang pinakamatinding kaaway. Amen? Yes. Ito ang pinakamatinding kaaway. Sabi ko nga kanina, ang pinako sa cross, mga kapatid, ay yung laman at hindi yung Diyos, mga kapatid. The word denial is apernyomai in Greek, which means losing sight of oneself. Pag sinabing self-denial, losing sight of yourself. Aalisin mo ang paningin mo sa sarili mo, aalisin mo ang personal interest mo, ang sarili mo ay hindi mo nakikita, kundi ang ibang tao ang Diyos ang nakita mo. That is self-denial, mga kapatid. Hindi hinahanap yung sarili. Kasi umuwi yung lalaki. Tapu-promote niya lang sa kanyang pagiging sundalo, mga kapatid. Kasi kernel na siya. Ano ba ang sign ng kernel dito? Ano bang ano yan? Kalibaro ba yan? Three stars. Three stars, oh. Malapit na, dalawa na lang, para five stars na. Okay, ano pala yun, okay. Hotel pala yun, yung chip, five stars. Buhay mo at hindi sa gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo, yun ang dahilan kung bakit may Kristiyanong maligpina. It's because they always look to the cross. Sabi ni Kristo, hindi ka pwedeng bumuhat ng cross yan. Hindi ka pwedeng bumuhat ng cross yan kung ganyan puro sarili mong tinitingnan mo. Alisin mo muna ang tingin mo sa sarili mo at buhatin mo ang cross. Meron akong video clip eh. Pero talaga ewan ko, hindi ko na matandaan yung sinasabi ni Pastor James na siya ay naturoan ko sa isang YTS. Pero nakalimutan ko rin yung video clip ko. Patawarin ako ni Lord. Pero meron sana ako mapakita sa inyo isang video clip na kung yung tungkol, alam niyo yung two-way mirror ba tawag yun? One-way mirror? Yung bang pag tumingin ka, nakikita mo sarili mo lang. Diba?
Tapos suklay ka ng suklay, nanghindi mo lamang ka ba dyan? Kuroon mo, tinanggal mo sa pilit mata mo. Hindi mo alam, may mga nakatingin sa'yo, diri-diri na sa'yo. Ay, huwag kayong ganun, mga kapatid, ha? Lalo sa mga sa Ayala, sa mga kapatid, huwag kayong basta kung ganun-ganun sa mga salamin mo, baka mamaya. Tapos, pentikosal kayo, ha? So, huwag po, mga kapatid, ha? Ano bang napapansin natin na meron ganong klaseng wall or mirror mga kapatid? Hindi mo palagi sarili lang natin. Nakafocus tayo sa sarili natin, hindi natin nakikita yung sa likod ng salamin. Hindi natin nakikita yung interest ng iba. Ang nakikita natin yung interest natin. More on focus tayo sa sarili kasi nung sa iba, mga kapatid. Now, let me tell you this. The point is this. Ang mundo nito ay parang isang napakalaking one-way mirror. Pinipilit impluensyahan ng mundo na makita mo lang ay sarili mo. Huwag mong pakialaman ng ibang tao. Huwag mong pakialaman ng ganito. Huwag mong pakialaman ng Diyos mo. Basta ikaw lang ang tingnan mo ang sarili mo. Ini-impluensyahan tayong pilit, mga kapatid, ng mundong ito na maniwala lang sa sarili natin at huwag sa iba. Maniwala tayo sa ating sarili, huwag sa Diyos. Amen. Kaya papansin niyo, mga kapatid, sa programa sa TV, mga kapatid, ang ating mga standards bumaba na. Dati-rati, ang taas-taas ng standard, mga kapatid, ng, di ba, sa kababaihan. Pag nahawakan mo ang daliri, Brother Jimmy, kasalan na yan. Sino ba kasi yung umabot na, mga kapatid? Hindi naman. Sino ang luma na daw? Talaga, James, hindi ka ba? Antigo lang. Antigo lang, antigo. Di ba galing yan? Makantigo lang ang daliri, patay, kasalan na yan. Ngayon, nahawakan mo na lahat, nagkaanak na hindi pakasal. Matindi. Bumababa yung standard. Kaya anong ginagawa ng simbahan, mga kapatid? Moral recovery. Bakit recovery, pastor? Wala na po kasi. Kaya nire-recover natin. Kaya tanging simbahan lang, kaya sinasabi ng kapatid natin sa ospital, gini-describe niya yung ospital, mga kapatid. Alam niyo, ang description ko sa simbahan, ospital. Totoo po yan, ang simbahan ay ospital ng mga makasalanan. Lumingon kayo sa kaliwat kanan. Sige, lingon kayo sandali, mga kapatid. Yan, may mga sakit kaya nakikita nyo na yan. Oh. Yan, may mga sakit ito. Yan, may mga sakit yan. Yan, mga sakit. Kasi hindi kayo papasok sa ospital kung may sakit ka. Yung nanay mo, kapatid, dadali mo sa ospital kung walang sakit. Ay, abnormal ka kung dali mo yung nanay mo doon na walang sakit yun at sarili mo. Ah, punta ko dito, kapatid, mamasyela ko eh. Dito ako mag-date. Yung mga sugat doon, may mga amoy antibiotic, hindi mo dadalhin doon. Ang nandun lang ay yung mga tao may sakit. Amen. And I tell you, yung mga tao nandun gustong gumaling. Ganun din ang sinimahan. Kaya kayo mga kapatid tayo, pag may nakita sa kapatid, ito sungit-sungit dito. Ito ang tao ito. Pagdihan siya. Parang talaga sa simbahan kayo. Amen. Mga kapatid, may mga sakit po tayo. Yes. Kaya pag nakita kang hindi madala sa kapatid mo, sabi mo nalang, hindi pa gumagaling si Brad. Amen. May kadapat pagaling tayo, ang doktor natin, mga kapatid, di ba? Kaya sige po tayo ng Diyos sa church. Kasi lahat tayo mga makasalanan, lahat tayo may mga may katulangan at impurity si Kana. Imperfectness. Nandito tayo lahat kasi pinapagaling tayo ng Diyos. Pero alam niyo, may mga tao na magpupunta sa ospital, ayaw naman gumaling. May ganun din Christian. Nakaupo dyan, nakikinig, nagsasabi sa school, nagbabayo sa din, nakikinig ng preaching, nagbibigay lahat gumagawa, pero ayaw niyang gumaling. Amen. Amen. Ang mangyari sa araw, ayos siya. Kaya pag may umalis, alam niyo. Totoo yan. Kasi bakit ko magpipiis sa church? Kasi gusto mo gumaling. Pag hindi nagkasundo ang kapatid espiritu mo, para hindi mo nagustuhan yung kapatid mo, kaya isin mo na lang bakit gagaling din yan at gagaling din isang araw. Amen! Kaya pag-uwi nyo sa bahay, mga kapatid, harap kayo sa labi, sabihin nyo, ikaw, may sakit ka. Kaya umuwag nyo huwag kang lilipan sa simbahan. Amen! Palakpakan nyo. Kaya alam nyo, mga kapatid, ayaw
dun sa cross because they don't want the self-denial system coming. Yung dapat gawin. Pero kailangan po sa isang Christian na basic kayo. Pangalawa, maraming ayaw sa cross dahil it connotes pain. Maraming pain yung nasa isip natin pag sinabing cross. And walang may gusto ng pain, mga kapatid, sabi ko kanina. Pag sinabing pain, ang perception niyan ang pleasant. Hindi maganda. Hindi maganda pakiramdam. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan din natin kinukondisyon ng ating isip. Tama po ba, mga kapatid? Kinukondisyon ng isip na ano? Na kapag naglilingkod ko sa Panginoon, may mga pains and sufferings kang dadaanan. Amen po ba? Amen. Para kapag may mga offenses na darating sa buhay mo, hindi ka matitiis. Pag may mga katitiis, walang darating sa buhay mo habang nasiserve ka, ikumada mo na sa isip mo, ikondisyon mo ng isip mo, I will serve the Lord, but as I serve the Lord, there are pains and suffering. Yes. May shortcut ba papuntang Kanaan, kapatid? Wala po. Hindi po gumawa ang Panginoon ng flyover nung unang panahon. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Isang malapad na highway, binuksan niya yung, di ba, yung redshift. Yes. Wala sa isip ng Panginoon yung flyover. Bakit? Kasi parang ano yun eh, parang hindi pagsunod sa tama. Ay, ako mo lang ha, pero sa panahon natin, ganit na ganit yan. Sobrang traffic kasi. Pero sa panahon ng Panginoon, sa Panginoon, walang shortcut. Mentalidad ng Diyos yan. Walang shortcut papuntang langit. Yes, amen. Tama? Amen. Walang shortcut papuntang Kanaan. Ang sabi na ng Lord, basta Moses, alisin mo sila dyan, dali mo sa Kanaan. Lord, sa landaan. Basta diretso. Diretso, dagat, tulog, yung mga reklamo, doon ka pang nakongregasyon, mga kapatid. Sila reklamo. Kaya si Moses, mga kapatid, sa totoo lang, kahit napakabait, ang bait din ang uubos eh. Hinampas, brad, ha? Hinampas na. Kaya pag si Pastor James, si Pastor Pat, nakita niya naghahampas dito. Alam niya na ibig sabihin yun, galit yun, pero hindi niya kayo mapagalitan eh. You might. Paulong galit yun. Ay, ano nga, blog yung pastor, pagkayo pinagalit ang mga kapatid. But if the pastor one day, magbitaw mga kapatid ng disiplinang salita, tanggapin lang natin. Amen. He's just like